Magandang araw mga ka-Eli. Again, it's me, your poging teacher, Sir Olan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko. Ang pataba ay mahalaga sa mga pananim. Pinagyayaman ito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang nasisipsip ng mga ugat ng bawat pananim. Bagamat may mga komersyal na pataba na maaaring mabili sa iba't ibang tindahan, ang paggamit ng abonong organiko ay higit na iminumungkahi lalo na kung ang lugar ay may malawak na bakuran. Gumagawa ng hukay sa isang bahagi ng bakuran at dito itinatapon ang mga nabubulok na bagay upang maging pataba pagkalipas ng ilang buwan. Ang hukay na ito ay tinatawag na compost pit. Pamamaraan sa paggawa ng compost pit. Una, humanap ng mataas na lugar sa halamanan. Pangalawa, hukayin ito ng 3 metro ang haba, 1.5 metro ang lapad, at 1 metro ang lalim. Patagin ang loob ng hukay at hayaang nakabilad sa araw upang hindi mabuhay ang anumang uri ng mikrobyo. Pangatlo, itambak sa loob ng hukay ang mga damo, basurang nabubulok, at pinagbalatan ng gulay at prutas hanggang umabot ng 30 sentimetro ang taas. Pang-apat, patungan ito ng dumi ng hayop, ng manok, at baboy hanggang sa umabot ng 15 sentimetro ang kapal. Pang-lima, sabugan ito ng abo at paibabawan ito ng lupa. Pang-anim, ulitin ang mga hakbang 1, 2, 3, 4, at 5 hanggang sa mapuno ang hukay. Pampito, pumili ng ilang piraso ng kawayan, alisin ang mga buko nito, lagyan ng mga butas ang gilid, itusok ang mga ito sa nagawang compost pit upang makapasok ang hangin at mapabilis ang pagkabulok ng laman nito. Pang-8, bunutin ang mga itinusok na kawayan pagkalipas ng 1 buwan. Haluin mabuti ang mga pinagsama-samang damo, basurang nabubulok, at pinagbalatan ng mga gulay at prutas, dumi ng hayop at lupa. Patagalin ng 3 buwan o higit pa upang mabulok at maging mainam na organikong pataba. Kung wala namang sapat na lugar, ay maaari rin gumawa ng ganitong uri ng pataba sa pamamagitan ng paggamit ng anumang uri ng sisidlan. Tinatawag itong basket composting, kung saan ang mga tuyong dahon at damo, balat ng prutas at gulay, balat ng itlog, papel at mga dumi ng hayop ay binubulok sa isang sisidlan na may kasamang lupa. Pamamaraan sa paggawa ng basket composting. Una, maghanda ng isang lalagyan na maaaring recycle. Ito ay maaaring lumang kain o basket, timba, lata at iba pa. Pangalawa, lagyan ng sisidlan ng lupa sa kapal na 10 sentimetro. Gamitin ang kahoy na may itinakdang sukat na kailangan sa bawat takbang. Pangatlo, patagin ito ng trowel. Latagan ang lupa ng mga dahon, papel at anumang bagay na nabubulok sa kapal na 3 sentimetro. Ikaapat, ilagay ang dinurog na balat ng itlog sa kapal na 3 sentimetro, isunod na ilagay ang dumi ng hayop sa kapal na 3 sentimetro. Sunod na ilagay ang abo ng kahoy at lagyan muli ng lupa. Ikalima, gawin ang proseso hanggang mapuno ang lalagyan at diligan ito. Ikaanim, takpan ang sisidlan ng plastic upang hindi langawin.
pamahayan ng anumang uri ng peste at hindi mangamoy. Ikapito, itusok ang tubong plastik na may mga butas at tagiliran upang magsilbi itong singawan. Siguraduhin na ang tubong ito ay hanggang sa ilalim ng lalagyan. Ikawalo, diligan ang sisidlan araw-araw upang mabilis ang pagkabulok. At ang ikasyam, palipasin ang 2 buwan bago ito gamitin. Para sa ating 2nd gawain, so narito, pwede nyo itong gawin sa inyong kwaderno. Ano-ano ang mga hakbang sa paggawa ng basket composting, magbigay ng 5. Mga pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko, magbigay din ng 5. Mga nabubulok na bagay na maaaring gawing compost, magbigay din ng 5. At ang huli, 2 pamamaraan na paggawa ng compost. So, saan nyo gagawin yan? Maaaring sa isang papel o sa inyong kwaderno sa livelihood education. Pag-alam sa mga natutunan. Isulat sa sagutang papel ang titik-ti kung tama ang ipinapahiwatig ng pangungusap at M kung mali. Wala nang kapakinabangan ang mga basura sa bahay o paaralan. 2, ang abonong organiko ay maaaring makuha sa madaling panahon. Kailangang ihiwalay ang basurang nabubulok at di nabubulok sa paggawa ng abonong organiko. Ang compost pit ay inilalagay sa medyo mataas na lugar upang ito ay makita. Pinagpatong-patong na damo, nabubulok na basura, dumi ng mga hayop, abo at lupa ang tamang paglalagay sa compost pit. Laging tandaan mga bata, may mga pamamaraan na dapat sundin sa paggawa ng abonong organiko. Ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ay dapat isalang-alang sa bawat gawain upang maiwasan ang anumang sakuna. Ayan, natapos na naman natin ang lesson 2 and 3 ng ating aralin. So, hanggang sa susunod mga bata, mag-ingat at mag-aral ng mabuti. Again, it's me, your love guru, Sir Olan.